Mga kaibigan, may bago naman tayong video na ipapakita sa inyo. Ngayon, gumawa tayo ng isang river table sa isang hotel, restaurant sa may BGC. Tawag dito ay Samba. Ito ay nasa Shangri-La Hotel. So, ang unang nangyari dito sa aming river table na ito is yung client, si Shangri-La, is may table sila na gustong ipa-river table. Ang sabi nila sa amin, gusto nila yun yung mismong size. Hindi namin siya pwedeng galawin masyado kasi naka-fit na siya for their bar top. Tapos, yung table na binigay nila is naka-poly top na and gusto nila maglagay ng river. Pero buo yung kahoy eh. So, ang ginawa namin dito, isang first step namin is kailangan namin ukitan yung gitna para at least gumawa kami ng parang four river table. So, parang gagawa tayo ng sarili nating dadaanan ng resin. Okay? Ang ginamit namin dito is yung pang-grinding natin na may pang-ukit ng mga kahoy. So, actually, pinagawa namin to sa Tagaytay. So, sila na yung gumawa ng mga ukit-ukit para magka-river table. At pinaalis ko na din yung mga naka-poly top layer kasi ano siya eh, buong piece of wood na i-river table. Ayaw naman nilang sabi ko, gusto ko hatiin tapos ipagdikit. Hindi, gusto nila yung mismo korte ng wood nila, ganun pa din. So, kailangan namin lagyan ng river table sa gitna. So, pinaukit nila and hindi siya naging see-through. Okay? So, yun. So, ang first step namin is pinaukit namin yung kahoy para magka-river siya. Then, ang ginawa namin dito is two layers ng liquid crystal. So, bakit namin ginawa ng two layers? Kasi, hindi na namin siya minoldehan sa baba, sa gilid na lang. Tapos, yung first layer, ito yung parang ginawa namin na to make sure na sarado yung baba. Kasi, hindi natin malaman eh. Pagka wala kang molde sa baba, baka naman tumulo na tumulo yung resin. Kaya, ang ginawa namin, we decided na two layers ang gagawin namin sa liquid crystal. Yung first layer is just a sample kung may tatagus ba siya or tutulong pa siya. Which ang nangyari, tumulo talaga siya dun sa first layer. Ang maganda naman dito is dun sa pagtulo niya dun sa first layer is nung tumigas na yung resin, so na-seal na siya. So yung second layer, sure na kami na hindi siya tumutulo. Kaya naging two layers siya. Sa two layers naman, ang babantayan mo na lang is yung gilid. Kung makikita ba yung pagkaka two layers mo. Okay. So dito naman, total yung river table, pagka na-visit nyo yung Samba Hotel sa Shangri-La, is makikita nyo, nasa gilid yung mga nakadikit siya sa isang side, kaya hindi nyo na masyado mapapansin yung gilid. Which is good. Na talagang hindi nyo na mapapansin kung multi-layered ba siya. Kasi for us, gusto namin talaga single layer ang pour. Pero for this project, which is a special project, kaya two layers ang ginawa namin. Ginamit namin dito is two pails ng liquid crystal. So, one for each layer. Tapos, pinakita namin dito kung gaano kalamig ginawa namin yung pour room namin. Mas maganda, mas malamig ang bubuhusan nyo para mas matagal ang curing niya at hindi siya mag-crack. So, yun yung pinaka point natin. Bakit ba natin pinapalamig ang area? Dinedelay natin ang curing ng liquid crystal para hindi siya mag-crack at mabilis yung exothermic reaction niya. Kaya kailangan natin siyang i-delay ng konti. Which nakakatulong talaga ang pag-aircon ng isang kwarto at pagtapat sa kanya ng mga fan. So ang ginamit dito ng client namin is acacia wood. Okay? So after namin mabuhusan ng two layers, overnight lang per layer. Pagkabuhos namin ng isa, kinabukasan, tinignan namin, if medyo tacky na siya, pwede na natin siyang buhusan ng second layer. Tapos after ng second layer, kailangan natin magpatuyo. Pinatuyo namin tong second layer, tsaka ng first layer, ng more than 7 days. Kailangan natin siyang patuyo ng more than 7 days para matigas na siya at pwede na natin siyang i-router. Okay. Ang next step natin, pagka natuyo na siya, is i-router natin. Yan, makikita nyo ni-router namin tong buong lamesa para magpantay yung resin tsaka yung wood. So, may chance talagang numipis yung wood mo. Kasi either mas makapal yung resin mo or mas makapal yung wood mo, kailangan siya maging smooth konti kasi kailangan diretso siya. Mas maganda siya tignan pagka naging kahit pa paano smooth siya kasi yung gilid niya nakapakurba eh. So diretso lang namin siya. So konting-konti lang yung binawas namin para talagang pumasok pa din sa size na gusto ng client.
Then after this, yan, pupunta na tayo sa sanding. So dito, ang sanding na ginawa namin is hindi mo naman talaga siya kailangan patasin kasi ilalaminate pa natin to. So ang advice ko is kahit hanggang mga mula mag-start kayo ng 40 or 36 para mawala yung hagod ng mga router lines. Kasi pagkatapos mo yung router, makikita mo pa yung mga linya niya. Tapos isasanding mo para lang matanggal yung mga marks ng router. Tapos iakyat mo na siya ng 80. 40 and 80. Pwede ka na doon. Pwede ka na sa 40 and 80 is grit bago ka mag-laminate. Kasi ilalaminate namin tong wood na to. Inispell namin yung sa may riverside, pinataas namin yung grit nito. Pinaabot namin to ng mga 2,000 grit. So nag 40, 80, 100, 200, 400, 800, 1,000, 2,000 para dun lang sa river mismo. Special yon para at least makuha namin yung clarity na gusto namin. Mapapansin nyo dito, ang ginamit namin sa pagbuhos ng liquid crystal, may tint to. Nilagyan namin siya ng blue. Ang nangyayari is, dahil hindi siya see-through, dahil yung kahoy, may kahoy pa din siya sa baba nung inukit namin, hindi siya kasing blue like pagka see-through siya. So, ina-advise namin, kung gusto nyo yung blue na blue, yung piece nyo, kailangan pala may ilaw na pumapasok galing sa baba. Yun yung natutunan namin dito. Mas kita yung color pagka see-through. Dito kasi, 4 inches yung wood, 2 inches yung inukita namin, may 2 inches pa siyang wood sa baba. So dahil dito, na-block yung ilaw niya. Kaya hindi siya kasing blue na gugustuhin namin. Kahit dagdagan ko pa yung blue niya, dahil wala siyang ilaw sa baba, hindi siya nagiging blue na blue. Okay. So yon, isa yun sa mga tips namin ngayon is if gusto mong mas makita yung color, kailangan see-through siya. Pag hindi siya see-through, mas malapit siya sa darker shade. So after naming isanding ng hanggang 2,000 yung gitna, tapos nasanding na namin yung labas ng hanggang 100, pwede natin itong ilaminate. So dito sa project na to, two layers ang gagamitin namin. Two layers naman ng liquid marble. So tatandaan nyo, liquid crystal sa mga malalalim, tapos liquid marble, ito yung pang-laminate ng kahoy. Two coats, bakit two coats? Yung unang coat, manipis lang. Kasi yung kahoy, pagka dilaminate mo, may chance pa siyang huminga. So lalabas yung mga bubbles niya, mga imperfections niya. Kaya kailangan nating isang manipis para lang ma-seal siya. So after nating ma-seal yung kahoy na side, pwede na natin itong i-second coating ng makapal-kapal na liquid marble. So yung makapal-kapal, huwag naman sobrang kapal na liquid marble. Kaya na nito ng 1 liter for 1.5 square meters. Ang gagawin nito is, after natin mag-first layer dun sa kahoy, makikita nyo may mga imperfections to, may mga sumipsip sa kahoy, may mga huminga yung kahoy, nag-cause ng bubbles. Lilihain lang natin to. Ang panlihan natin dito, 100 or 200 grit. Tapos after natin siyang lihain, punasin lang natin para clear. Nakikita nyo, nilagyan din namin ng tape yung gilid. Para if ever, ay after namin mag-laminate sa taas, alisin namin yung tape para tumulo naman siya sa mga sides. So again, first layer ng liquid marble, manipis lang, para lang to seal the wood. Then yung second layer, ito na yung parang pinaka-top coat niya, pinaka-final layer. Okay? So yan, pagkatapos namin i-coatingan ng second layer, alisin natin yung tape after 30-45 minutes para bumaba siya sa gilid. Pati yung gilid niyan, ilalaminate na natin. Okay. So pwede nyo na to actually, ang second laminate, okay na to. Pero sa amin, syempre, magandang sa hotel natin to lalagay, sa Shangri-La Hotel pa, sa Samba Restaurant nila. So gusto namin perfection. Sa iba, pwede na itong second layer ng laminate. Pero para sa amin, gusto namin talagang walang imperfection. Kaya ang ginawa namin is, sinanding muna namin siya hanggang buffing. So sa sanding na to, nagsimula na kami dahil nakalaminate na siya. Kahit sa mga 400 na kami nagsimula, 400, talagang isasanding mo ng buo. Tapos 800, talagang sarado yung sanding mo para matanggal yung scratches mo ng 400. Tapos 800, 1,000, nag-1,000 kami, 2,000, 3,000, pinaabot pa namin yata ito ng 5,000. So may mga special grits tayo na bibili online na mas mataas yung grit. So the higher the grit na gagawin mo is mas malinaw yung lalabas sa kanya. After natin mag-sanding ng 5,000, dito naman tayo pumapasok sa mga compounds. So ang ginamit namin ditong compounds is ABC compound. Ang pinaka-importante na ginamit namin is yung
Meguiar's Ultra Cut. So, Meguiar's. Baka naman. So, maganda. Maganda yung pang-Ultra Cut nila. Actually, yun yung pinaka ma-advise ko sa unang magbabuffing is yung Ultra Cut Compound. Maganda talaga. So, nababuff niya talaga ng maiki. So, after yung Ultra Cut, nakapang-buffing na tayo. May second pa kaming ginamit is which is yung sa Bigfoot naman to na pang-kotse is yung A nila is yung cutting compound. Then after that, nagpalit na kami from buffing pad to foam pad. So sa foam pad, pumunta naman kami sa mga fine polishing hanggang sa ultra fine polishing. So apat na compounds yung ginamit namin para sa project na to. Para talaga makuha namin yung perfect na perfect na pagka hinawakan mo, sobrang dulas niya. Ang ganda niya talaga. Hindi siya walang sabit sa hands mo kasi year mo umabot ka ng 5,000. Daig pa niya yung mga car show finish na buffing. Tapos, 4 compounds ang ginamit namin. So, sobrang ganda talaga. I suggest na i-visit niyo yung Samba Restaurant. Makikita niyo sa bar area nila. Yan, para makita niyo talaga yung ganda. So, after nito, in-install na din sa restaurant is may special buffing pa kaming ginawa. Just para lang sobrang perfect tayo. On-site, nag-buff pa kami bago namin tinurn over sa client. Yan, para makita niyo talaga na dedicated kami na matapos yung project ng maganda and mabigay sa customer ng sobrang ganda talaga. The perfect na perfect. As much as we can, okay? Okay. So, yun lang. Sana mag-enjoy kayo. Nakita nyo yung ginawa namin project. Makita nyo. And I suggest mag-visit din kayo sa kanila para mapansin nyo din. Or kung sa mga pupunta na talaga doon sa restaurant na yun, silipin nyo din. Special lang. Maganda. Maganda talaga yung finish ng table. Okay. So, sa mga nanonood sa inyo, thank you nga pala ulit sa pagko-comment nyo. Special shoutout kina. So, babasahin ko lang ah. Kasi medyo dumadami na. Thank you talaga sa mga nagko-comments. Kay Joy EAY. Bagong subs ako from Guam. Yes! Kung sa plywood ba, di na siya maanis. Hindi na. So, pagka nilagay mo na siya sa plywood, tapos kinotingan mo na siya ng resin natin from taas, kilid hanggang baba, mahirap ng kainin ng anay ang resin. Lalo na, ang tubig din, waterproof na siya, basta makuting mo siya ng buo. Okay, Joy? So, kay Brian. So, if ever may mga questions kayo, katulad ni Sir Brian Albert Blanco, magkano per square meter, mas maganda mag-message na kayo sa Facebook page namin. Kasi tatanungin namin kayo kung saan yung location, kung anong type of flooring yung gusto nyo, or kung anong type of project yung gusto nyo. So, mas maganda mag-message na kayo sa Facebook page natin. Okay, kay Ma'am Adayot. Ma'am Adayot Vlogs is dito kami sa Santa Rosa. Yan, pero we ship all over the country. Sa mga Cebu, Davao, may mga distributors tayo doon na pwede nyo ding mapuntahan yung area nila. Okay, so, kay Diamante Tumbali. Okay, from Bacolod, yes, you can order. We will ship it to you. So, huwag kang magagalala. Paganda ng logistics natin dito. Michael Tay, ano po ba gamit nyo, sir? Sabi nyo na epoxy grout mixed sa epoxy resin. Iba po ba yung grout sa kaysa sa patching compound? Okay, so sa grout tsaka patching compound, ang grout gamit na ito is sand. Ang patching compound is for putty. Yun lang naman yung difference ng grout tsaka putty. Is kung ano yung mixture na idadagdag natin. Okay, so Sir Renzel Bonaobra. Uy, from Saudi. Uy, thank you sir ha. Lagi kayo nanonood. Madami na nung gumagawa ng ganyang style dito. Madami din pong natututo. Walang dugtungan kapag natapos. Yes, yun yung isa sa magandang benefits ng liquid marble sa flooring is wala na siyang dugtungan, wala na siyang grout lights. Mas madali siyang linisin at unlimited yung designs. Tsaka kay Sir Dennis Makinano, ang Sir John. Thank you for watching. So, if ever, sa susunod na videos natin na gusto nyong mabanggit kayo, please comment. Mas maganda, mas maaga kayo mag-comment para sa susunod na edit namin. Makasama na kayo agad. Okay, so thank you and sana ma-visit nyo tong table natin sa Samba Restaurant, sa Shangri-La Hotel para makita nyo yung finish niya. And all I can say, sobrang ganda nung river table na to. And talaga ako, napamajestic sa ganda. Yan! Don't forget also to like, comment, and subscribe sa aming mga Facebook page, YouTube page, tsaka sa Instagram, kahit sa TikTok, nandun na din kami. So, pwede nyo din makakita ng mga shorts, mga ganyan, mga reels. So, visit nyo kami, follow nyo kami dyan. Laking tulong to sa amin. And
If ever nasa YouTube na kayo, subscriber na kayo, click nyo na din yung notification bell para makikita nyo agad lahat ng lumalabas naming mga bagong videos. Yun. So, thank you!